man ang giday. Eto mga abangers, mag-prepare ako ngayon ng bistik Tagalog. Yan, tignan ninyo kung ano yung pamamaraan ni Manang Biday sa kanyang bistik Tagalog. Mag-epron-epron muna tayo para ipunas-punas lang. Dali mga abangers, parang masikip na itong ano ko ah. Ayan, tapos mag-gloves tayo. Unang step ay naghugas siyempre si Manang Biday ng kamay. Tapos ayan, mag-gloves na siya. Ayan mga abangers, kaya ayan yung ating pangkalan. Akala mo naman marunong talaga si Manang Biday magluto, no? Ayan mga abangers, yung nachop ng ano, nachop na siyang pork chop. Yan ang gagawin nating bistik Tagalog. Yeah. Ang gaganda ano dito sa ano niya. Namalengke ako kanina mga abangers. Ayan, so ating pigain muna yung ating lemon. Para makatas, ang technique ay ginaganito siya. Ginaganito. Hinihilot-hilot ba? Lagyan ng konting... Ay! Lagyan natin siya ng konting himas-himas, mga abangers! Yan, ganyan. O, tingnan mo, di ba malambot na siya? Yan. Ibig sabihin, umano na yung katas niya, humiwalay na doon sa hibla-hibla. Yeah. Alam, maganda pala exercise. O, tingnan nyo, naninigas yung muscle ko. Mga abangers, o, yan. Ganyan-ganyan lang. Yan. Eto, leftover na to. Pero gagamitin ko pa rin kasi makatas pa rin siya. Hindi ko naman pwedeng i-roll dahil biak na siya eh. Yan. Ayan, ang una nating kakatasin. Yan. Ay! Yan, mga abangers. Hiwa-hiwain muna natin lahat. Para sabay-sabay na yung ating pagpiga-piga. Bali, apat na lemon. Yan yung ating lemon. Hindi ko nadala yung ating tissue. Yung ating lemon ay pipigain natin. Yan mga abangers. O, diba? Napakakatas niya pag yung inyong himas-himasin. Biglagyan ng konting romansa ang lemon para siya ay makatas. Ayan, mga abangers. Ganyan-ganyan natin. Diba? Sandali lang mga abangers at hinaan ko yung ano ko kay makapirate ako. Wait lang. Pinatay ko lang yung TV ko. Yan. Ituloy natin yung ating pagpipiga. Yan mga abangers, yung ating pamamaraan para makatas ang ating lemon. Yan. 2 kilo yung ano ko, yung pork chop. Kaya yung gagawin natin Tagalog bistik. Ayan. Diba? Makatas siya mga bangers. Ayan. Tapos, lagyan na natin ng konting toyo. Ayan. Konting toyo lang. Para yung tamang simpla lang ba ng ano niya, ng kanyang asim at saka alat. Saka konting vegeta. Ayan. Saka yung paborito ni Manang Biday na panimpla. Ayan.
yung durog na paminta. Saka konting, mababahin ako. Saka konting asin. Yan, ganyan lang. Konting asin lang, mga bangers. Yan. Tapos, ating imudmo, imudi, ganyan-ganyan. Yung ating pork chop. Ang ganda ng pagkaano niya, slice niya, no? Uniform na uniform. Yan, ganyan siya, mga bangers. Kaya, iaayos ko din yung kanyang ang ating pagkamada. Yan, tatlo. Apat. Lima. Ay, dapat ganito, ganyan, no? Para mapiksik niya yung ano niya, yan. Anim. Ito. Ito siya. Walo. Ayan, abangas, ito ay order. Kaya nagtataka kayo ang dami, 2 kilo, no? Isang order siya. Ganyan si Manang Biday. Kaya hindi boring ang kanyang day off. Yan. Minsan may pasulupot-sulupot na order. Kaya masaya. Tapos, ganyan lang natin mga bangers. Hindi ko pwedeng inamat kasi mataas ang hihiwalay sa dun sa konting taba niya, oh. Hindi ko pwede siyang inamat. Yan na. Hindi ko siya nilalagyan ng bawang. Para dun sa pinaka, ano niya, igigisa ko siya ng bawang at saka sibuyas. Pag, di ba pag naganito na siya, babad siya sa isang magdamag. So, bukas, iyaano ko na siya, iyaano ko siya sa walang mantika, yung mapag-brown ko lang siya, wala din sa baba, mapag-brown ko lang, saka ko siya gawan ng toast. Nakasama tong karni niya. Ngayon, nakalimutan ko na kung ilang bilang tong ano, pork chop. 2 kilo siya. Mga abangers, yan. Tapos, ibabaliktad-baliktad pa natin bago natin ilagay sa fridge. Yan. Para ma-adapt niya yung ma-absorb niya ba yung kanyang ano, mga abangers, yung kanyang asim at alat. Diba? Ganun ang ano, steak. Tama ba? Yan. Ganyan-ganyan lang natin, mga abangers. Tapos, i-clean wrap natin. Tapos, ilagay natin sa fridge. Yan. Yan yung ating yun yung pag ano ko sa pagbabad ng ating ano na ito, pork chop. Bilangin ko mga abangers para alam ko. Sa o bilangin nyo ha. 4 ito. 8 15 16 17 18 26 na pork chop. 26 siya mga abangers. Ay, ang sarap. Ang sarap nito. Tapos iihaw, no? Masarap siya. Para doon sa ano, hard. Kumbaga dyan sa Pinas. Yung lapad. Quatro Cantos pala. Ayan ang brand ko sa Pinas. Mga abangers. 4 Cantos ako.
Kasi, oh, maglalasing ka na nga lang, bakit di mo pa anuhin yung pinakamataas, di ba? Mataas na yung grado ng alak, mura pa, malalasing ka pa, oh, di ba? Ganun lang yun, abangers, hindi pa sosyalan ng inuman. Kung gusto mong maglasing, tumira ka ng 4 kantos. Diyan, hello, hello, diyan, sa mga kano ko. Yung mga katulad kong lasinggero, lasinggera. Kumusta kayo dyan? Ay, nako, naglalaway ako tuloy. Napalunok ako dun sa Red Horse, dun sa gin. Ang sarap kaya ng gin, di ba? Ang sarap kaya ng tama. No? Wala kasing hangover sa akin ang gin. Pero pag Red Horse, Diyos ko, nanginginig ako kinaumagahan. Nanginig yung laman-laman ko. Pag Empelite naman, maano yung likod ko, masakit. Pero pag yung ano, gin, naku, nakangiti pa ako, kinaumagahan. Yan, masarap sa gin ito, mga bangers. O, diba? Konting himas-himas pa. Para ma-absorb naman doon sa iba, yung kanyang nilagay ko pang, ano niya, timpla. Yan, mga bangers. 2 kilos of pork chop. Yan. Ito ngayon yung ating ano bang ibig sabihin? Topic sa atin, sa kusina ni Manang Biday. Nagkakusina na wala sa oras si Manang Biday, mga abangers, o di ba? Yan. O, tapos na to, i-click clean wrap ko na. Tapos ilagay na natin sa fridge. Tapos, bukas ng umaga ko siya lulutuin. Bukas ng umaga ko siya iluluto. Ano bang tama? Lulutuin o iluluto, mga bangers? Ayan, mga bangers, tapos na tayo sa pag-prepare ng bistik Tagalog ni Manang Biday. Ayan, mga bangers! O, bye-bye!